Purihin niyo ang Panginoon, hilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, kanya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, kuhin kanyang ngalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, takilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairi. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin na ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinalaam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ay siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan
mga kilalang haligi ng simbahan na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga manggagkamanggawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag kaming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nung si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan ko sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noon, hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga Hintil. Subalit, dumating ang mga iyon. Siya'y lumayo at hindi nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatidoon ng mga Hudyo. Pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Na makita kong hindi sila mamumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng Diyos, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak, siyang ating tinanggap ng Diyos sa may matawag. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus, pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Kung nasubaybayan niyo po ang Ebanghelyo kahapon na papatungkol sa pagbisita ni Jesus sa kanyang mga kaibigan
sina Marta at Maria, ay narugtungan din ito ng ating mga ebanghelyong narinig ngayon na kung saan binigyang pugay ni Jesus si Maria dahil sa kanyang mismong unang ginagawa ang pakikinig sa ating Panginoong Kristo na habang ito ay marahil nagbibigay ng kanyang mga salita. So, ibig sabihin, ang kanyang din mismong mga salita, ang pakikinig, ang ating ding ginagawa. Mga kapatid, madalas po nating sasabihin pag tayo nananalangin, mostly sa ating mga gawa. Pag tayo nananalangin, ating mga intentions, ating mga hangarin, ay hindi lamang po yun sa atin. Akala po natin tayong nananalangin, tayo na lang merong activity ng gagawin yun. Kasama po ang Diyos. Na ibig sabihin, pag tayo nananalangin, ang Espiritu ng ating Panginoong Kristo ay mapapasa sa atin. Kung kaya po at minsan hindi natin mararamdaman na sa ating panalangin ay hindi natin lubusan itong nagaganap sa atin dahil karamihan po nito ay tayo lamang. Kasama po ang Diyos sa bawat panalangin, ang kanyang Espiritu ang siyang gumagabay sa atin. Kung kaya nga po, itong panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang tanyag dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan ang manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan una, tigit sa lahat, itong panalangin ito ay hindi lamang ito salita, kundi ito ay pag-uugali. Atin pong isipin na ang panalangin ay hindi lamang yung ating hangarin, ating mga intensyon. Una, tigit sa lahat, atin din pong isaisip na ang bawat panalangin, ito po ay kwalidad. It is a quality of life. Na ibig sabihin, once we pray, halimbawa po, makikinig muna tayo sa Diyos, nauna muna siya, kung kaya't ating sinasamba ang kanyang pangalan, dumudulog tayo sa kanya, ang kanyang mismong pangalan ay banal. Kung kaya't ang kabanalang ito ay sa ding ating magagawa ng sa ating buhay na tayo day ay nagiging banal, magpapakabanal. At ang kanyang lahat ng mga kagustuhan ay mapangyari sa atin on the first part ng atin mismong dinadasal na Ama namin. Napapatungkol po ito sa Diyos. Ibig sabihin, simula't simula, klaro muna sa atin po, sino ang Diyos sa akin at sino ako sa Diyos? Kaysa naman po arangkada lang tayo ng pagdasal, idunudulog agad natin ang ating mga intensyon, hindi klaro. At ang karamihan nito, pag hindi po tayo aware, para pong ang Diyos ang siya na lang tagagawa, tagasunod ng kung gusto natin. At pag hindi na pangyari sa atin, ang iba ay lumalambot na ang pananampalataya, nanghihina na, at sasabihin sa bandang huli, wala namang nangyayari. Wala ngang mangyari, kasi kung ikaw ay magdadasal, parang nilalagay mo lang din ang sarili mo sa harapan na itong gagawin ko at hindi na ang kagustuhan pakay ng Diyos sa ating pagkatao. And then the second part sa Ama namin, ito yung po yung ating mga kahilingan na papatungkol po sa atin. Halimbawa po, yung ating kanin sa araw-araw. Bakit araw-araw? Isipin nyo lang po pong siguro, kung gusto po natin ng abundance, kung araw-araw ang ating kakainin na tulad ng kinakain sa piyesta, merong litson, merong mamahaling mga pagkain araw-araw, baka madali ka pong matigok. Kasi araw-araw kang maglitson, araw-araw kang magkaldereta, araw-araw ka sa mga abundance mong pagkain. Kinakailangan mo lamang na magsusustain sa iyong katawan at ng iyong espiritu. At of course, sa bandang huli, hinihingi din natin tulad ng karanasan ni San Pedro at San Pablo, meron din silang alitan na kung bakit tumigil si Pedro sa pakikipaghawilubilo sa mga hintil na ginagawa naman niya dahil na-pressure siya, natakot siya na kung ano ang sasabihin ng mga Hudyong nagiging Kristiyano sa kanya, nakikihalubilo siya. Kung kaya siya ay pinapaalalahanin ni San Pablo
na ang Ebanghelyo ay para sa lahat, Hudyo o mga Hintil. Meron silang alitan, pero sa bantang huli, sila'y nagkabalikan. Ibig sabihin po, ang pakikipag-ulian ay kasama na po sa ating ginagawa bilang mga Kristiyano. Meron din tayong hindi pagkamaunawaan sa isa't isa. Meron tayong alitan, pero hindi ito nagpupuputol sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa dahil nangunguna ang intensyon ng ating Panginoong Diyos. Batay, hindi ito nakabatay sa ating mismong ginagawa lamang. Kung kaya't sa bandang huli, atin din pong isipin, ikaw ay hindi totoong Kristiyano pag ikaw ay hindi makapagpatawad. Dahil wala na pong pinakamalalim na esensya ng pakikiisa natin kay Kristo na nagliligtas sa atin. At kung ikaw naman ay hindi marunong makikipag-ulian o makipagbalikan sa iyong kaalitan. At sa bandang huli, iadya tayo sa masama. Tandaan po ninyo mga kapatid, tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Kristo at ito po ay talagang hinahadlangan ng demonyo. Kung kaya mas lalong kung tayo ay maging malapit sa ating Panginoong Kristo, mararamdaman po natin na mas maraming tukso. Kung kaya't ipinapanalangin natin na ilayo tayo dito sa mga tukso dahil porsigido din ang kabilang panig na ikaw ay kukunin niya, ilalayo ka sa ating Panginoong Kristo. Kung kaya't napaka-powerful po nitong dasal na Ama namin na mag-uugnay sa atin ng Diyos at sa ating kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kaniya. Ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at mga nakakaranas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kung tinapay at ala na mula sa'yo muling ihahain sa pabutingan mo, kunin at tanggapin palay sa'yo. Pasasalamat ng puso.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas. Naway sumasa amin sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikamo at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang pararito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ni hahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan niyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapas sa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng liminister. Sumunod po tayo. Sabihin na ito, ating pagsaluhan ng patawad, dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos. Ating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sabihin na ito, ating pagsaluhan ng katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. O Diyos, ating lahat. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard.
Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa, puso makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, huwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalog mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bindisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, binibintuo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sa isa't ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binaralal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.